So ang ating gawa ngayon mga kaibigan na magpapalit tayo ng automatic transmission fluid. Yung ETF mga kaibigan ng Toyota Yaris. So ito yung ating oil fan. So i-set ko lang yun itong ating video. So ayan, so ayan mga kaibigan. Naumpisahan na kanina ni Dennis na tanggalin yung mga tornilyo at na-drain na rin yung kanyang langis. So ito mga kaibigan ay yung recommended na langis ay FA. Okay. So tatlong klase mga kaibigan yung langis ng ating Toyota. WS, T4 at tsaka FA. Ilang natakbo na to? Ha? Ilang na natakbo? 100. 100 na? Oo. Sugit lang no? Malayo mas pumunta mo eh. 20-20, 100 plus na yung natakbo. Dapat yan 70 lang palit na eh. Oo. So ito yung kanyang filter mga kaibigan, ito ay bakal siya oh. Katulad ng mga Land Cruiser na plastic na. So ito na mga kaibigan yung kanyang bagong filter, kakabit na natin. Galaw-galaw natin ganyan. Yeah. Kita ay blood yun. Ay, blood ang buta. Sigaw-sigaw yung customer, ha? Dapat siya balik nung sigawan mo. Pilan na natin mga kachugi. Thank you.
Ayan mga kaibigan, tapos na natin nalagyan ng langis. So dito tayo mag-check mamaya kung sobra o kulang yung kanyang langis. Ito yung sinasabi nilang oil level proof. So ayan mga kaibigan, bago tayo mag-check ng kanyang ETF ay dapat painitin muna natin itong sasakyan. So yatra sa bante natin para yung langis ay maka pag-circulate. So ito yung ating mekaniko mga kaibigan. So magpakilala ka sir sa mga viewers. Kulot po, si Kulot. Yan, si Kulot mga kaibigan. Ayan, atras-atras sa bante niya. So, kita nyo mga kaibigan ay nagre-rev siya ng nasa 3,000. Nasa 3,000 RPM mga kaibigan. Ito ay 2020. So sa atin naman ng katulad nito ay yung BIOS, no? Oh, yung BIOS mga kaibigan, yung katulad nito. Toyota Yaris. Yaris din sa atin, hatchback. Iba na yung kasi yung design nun eh. Nung sa likod, di ba? Iba yung forma niya. So kapag nainaasahan na natin mga kaibigan na nakapag-circulate na yung langis sa kanyang transmission, so pwede na natin yan i-drain o di kaya i-check yung kanyang oil level flow. So ayan na mga kaibigan, itinataas na itong sasakyan para ma-check na ni Kulot yung kanyang langis dito sa ilalim. So dito kasi mga kaibigan sa ilalim yung kanyang pag-checkan. So dito siya. So dito kasi tayo mag-check mga kaibigan niya. Dito natin malalaman yung langis kung kulang o sobra. So, kan natin kung mainit-init na yung cartel. Mag-drain ka na? Sige. So, ayan na mga kaibigan. Titignan na. Kapag walang tumulo dyan mga kaibigan, ibig sabihin na kulang itong kanyang langis. So ayan nga, walang tumulo, ibig sabihin yan mga kaibigan ay kulang itong langis ng ating transmission. So dadagdagan natin yan hanggang sa may tumulo. So sasarado lang natin ulit mga kaibigan para madagdagan natin. So hayaan lang natin mga kaibigan na naka-under itong ating makina. So pwede naman yun. Walang problema yan mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, kapag nag-check talaga tayo ng automatic transmission oil, dapat naka-andar itong ating makina para ma-check natin ng maayos yung ating oil ng transmission. Yun ang proper na pag-check dito sa ating transmission oil. Naka-andar ang engine. So, dito tayo magdadagdag sa ito. Oo. Dito nung tayo. Kung tatanggalin mo yung cartel, daming lumalabas. So kaya ganyan mga kaibigan, kaya yung itong ganito yung ginagamit niyang pangkarga kasi hindi pwedeng may halo yan sa WS kasi FA kasi to. So ay CVT. So hindi natin pwedeng ihaluan sa WS o di kaya sa T4. Baka magluko yung ating transmission. So ayan. So kapag nalagyan natin, so i-check natin ulit dito kapag mayroon nang lumalabas. Kapag walang lumalabas, ibig sabihin lang nun mga kaibigan ay kulang.
So kapag yung daloy naman ng langis ay tuloy-tuloy, ibig sabihin nun ay sobra. So dapat lang dito, kapag nag-drain ka, ay nag-check ka, ay dapat ay patak-patak lang. So kapag patak-patak, yun yung saktong sukat niya. So kapag katulad lang ng sa differential. Di ba, Col? Sa kapag nagawang ka sa differential. Sakto lang ang patak niya. Oo. So yan, titignan. Talagang sakto yan sa isa, no? Sakto talaga sa isa. Ayan na. So ayan, mga kaibigan, ibig sabihin ay sobra. So mababasan. So makikita nyo, mga kaibigan, pag patak-patak na. Yan yung sobra nya. So didrain natin yan, no? Kaya may hangin. So yung ating mekaniko, mga kaibigan, yan ang ating mabalasit na mekaniko. So kapag ganyan, mga kaibigan, ay okay na. Yan si Mr. Ebol, mga kaibigan. So okay na. So ayan, mga kaibigan, tapos na naman tayo sa isa nating gawa. Sige. So ayan, mga kaibigan, tapos na naman tayo sa isa nating gawa. So kapag nagustuhan mo ito, like and subscribe na lang, okay? Thank you, mga kaibigan. Okay, good.